walang mahirap na bagay. Sabi nga sa Panginoon, wala pong imposible. Basta magtiwala lang tayo. Ang ating pong babasahin mga kapatid, sabi dito sa Tagalog, English-Tagalog yan, pero basahin natin yung Tagalog for the sake sa lahat, ano? Natapot pagtitibay ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Praise God. Ang pagpapala o pagpalain ng Diyos, ang pagkabasa po ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Hilingin natin sa Panginoon pagbabasbas sa kanyang mensahe sa hapong ito. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos na hindi nagpapago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailan-kailanman. Kami po ay nagtitiwala sa hapong ito, Diyos, sa pagpalain mo, Panginoon, ang laman ng mensaheng ito, Panginoon. Lord Jesus, Ikaw po nakakaalam ng pangailangan ng bawat isang nandirito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hindi ko alam na bawat isang lumapit sa lugar na ito dahil may pangailangan. Alam po, Diyos, Ikaw ang makatutugon sa bawat pangailangan ng bawat isa sa amin. Mambanal, tinatagubilin ko ang pagministeryo ng salita, iyong mga salita sa hapong ito, Diyos. Patuloy ka mangusap, samantalang nahayag kayong makapangyaring salita, gamitin mo lamang kung daloy ang iyong lingkod. Samantalang ang kanyang lupang bibig kayo magsasalita, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Panginoon Jesus, itago mo po siya sa iyong likuran at ang liwanag ng iyong mukha ang siya pong makita, Panginoon. Panginoon Jesus na taga Nazareth, huwag kami sa mga dalangin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Atin pong pag-usapan ang may pamagat, keep my covenant. Praise God. Makakapo na po kayo mga kapatid. Hallelujah. Tinignan ko po mga kapatid sa diksyonary, kahit na minsan ay allergic tayo rito, pero sabi ko mga kapatid, ang definition pa lang ng covenant ay yung kay Webster mga kapatid, a binding and solemn agreement to do or keep from doing a specified things compact. An agreement among members of a church to defend and maintain its doctrine, quality, and faith. Covenant in theology, the promise made by God to humanity and the relationship it established as described in the Bible. So, covenant, mga kapatid, ay napakahalaga, mga kapatid. Sabi po ng Diyos, keep my covenant. Ito pala ay isang kasunduan, mga kapatid, or pakipagkasundo, mga kapatid. At doon po sa ating pong nabasa, mga kapatid, ito po ay patungkol sa isang ama dahil ngayon ay sineselebrate, mga kapatid, ang Father's Day. Bagamang ako'y nagtataka, mga kapatid, bakit mayroong pagsiselebra ng Father's Day? At minsan, mayroon pong nabasa ko na confused kasi ako mga kapatid. Marahil ito ay hindi galing sa Bible. Ito ay galing sa tradition mga kapatid. At nakita ko mga kapatid na ito nga ay nanggaling doon sa kay Nimrod mga kapatid na ay yung fathers mga kapatid. Praise God. Bagamang hindi yung ating pag-uusapan at nais ko kong sabihin sa inyo mga kapatid, si Noah ay isang father na binigyan ng ating pong Panginoon ng isang tinatawag na responsibilidad na napakabigat. Being a father, mga kapatid, si Noah, mga kapatid, ay mayroong isang malaking pagpipagtipan na ginawa sa ating pong Panginoon Diyos. Praise God. Alam po natin ang kwento, mga kapatid.
na ayon po sa Genesis chapter 6, mga kapatid, ang nasuntungan ng ating Panginoon, ang daigdig na ito ay sobrang sama. Pasama ng pasama. Praise God. At alam niyo po, mga kapatid, sabi ng Biblia, nagsisi ang Diyos. Dahil nilikha niya ang tao, dahil laging pasama ng pasama. At ang sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Tingnan niyo mga kapatid, ganun kasama po ang tao, ganun kasama ang mundo ng time na yon. Dahil ang Diyos ay masayang nilikha niya ang tao, ang mundo, ang pangangailangan ng tao, pero nasuntungan niya ang tao ay pasama ng pasama, nagsisi ang Diyos. Pagsisisi mga kapatid na parang kumbaga sa ating mga tao, parang nang hinayang siya mga kapatid. Nang hinayang siya dahil ang kanya pong plano sa tao ay puro kagandahan. Tayo mabuhay na masagana. Tingnan niyo mga kapatid, during creation, bago nilikha ang tao, inuna po ng Diyos na likhain yung mga pangangailangan ng tao. At pinakahuli ay ang tao. Gaano kamahal ng Diyos ang tao? Mahal na mahal po, mga kapatid. Dapat ang tao ang siyang pumili ng kanyang lugar kung saan siya talaga pupunta. Praise God. Dapat mga kapatid, at sinabi po ng Diyos kay Noe na siya po ay gugunawin niya o lilipulin niya ang daigdig na ito sa pamamagitan ng baha. Kaya po, ibinigay po ang instruction doon kay Noe na gumawa po siya ng isang arko. Di po ba? At sabi po mga kapatid, ang pagkabigay po ng instruction ay kumpleto. Pati yung mga kahoy, materyales na gagamitin, sinabi ng Panginoon. Pati po yung kanilang mga pagkain, yung kanilang mga kakailanganin, kumpleto mga kapatid. Dahil ang Diyos pag nagplano, perfect mga kapatid. Praise God. At dahil diyan mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang kahoy na gagamitin ay gopher. Praise God. At sabi ron, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. Very detail mga kapatid, laging detalyado pag ang Panginoon po ang mag-uutos. Sa atin siguro kung tayo gagawa, pwede na yan. Ayos na yan. Pero sa Panginoon pala, yung hindi pwede. Pag hindi pwede, hindi pwede. Eh, minsan tayo, palusot pa eh. Pwede na yan. Sabi ng Panginoon, yung kahoy na gopher ay gagawin nyo tatablahin, kumbaga. Lalagariin. Kasi bilog, yun yung puno mga patid. Marahil ay bilog, pero kailangan gagawin, lalagariin para maging tabla at pagdidikit-dikitin. Pero hindi pala doon eksakto, hindi yung sapat. Ang sabi ron, sisiksikan nyo ng sahing sa loob at sa labas. Sa ating panahon mga kapatid, dahil tayo po ay masyadong high-tech na, parang yan ay yung mga epoxy, mga bukasil, mga ganon, mga kapatid. Pero nung araw, siya po ay sahing. Baka yung mga mili niya, hindi alam kung ano sahing. Yan ay parang bukasil sa ating time. Praise God. Pantigit yan, pampatsing doon sa mga butas-butas. Praise God. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ganon? Dahil para maiwasan po kapag bumaha at lumutang ang barko mga kapatid ng arka doon sa tubig, ligtas po sila mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, si Noah ay binigyan po ng kautosan na siya gumawa ng arka doon sa pinakamataas na bundok. At doon sa pinakamataas sa bundok, mga kapatid, gagawin ang arka ng kaligtasan. At yung time na yan, mga kapatid, wala pa pong ulan kagaya ngayon. Ang dumidilig pa lang noong panahon yun sa mga halaman, sa mga dawag, mga kapatid, kagubatan, ay hamog, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, yung mga tao ay tinutuya, kinukutya sa ating time, binubuli. Oh, ano yan, Noah? Sira ulo ka ba? Bakit magtatayo ka ng barko ay doon sa bundok? Wala man baha, walang tubig, walang di nga naulan. Pero sabi po ng Diyos, kaya sumunod si Noah.
Naranasan niyo na ba mga kapatid, minsan yung nagsishare kayo ng salita ng Diyos, sasabi, nangyari lang yan. Sabi mo, babalik ang Panginoon, tagal-tagal hanggang hindi pa nabalik. Pero po mga kapatid, si Noah, iningatan po ang covenant niya sa Panginoon. Siya po ay sumunod. Siya po ay sumunod at gumawa ng arko doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sabi po ng Biblia, almost 100 years na ginawa ni Noah yun bago dumating ang baha. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, pumasok na po tayo sa arka ng kaligtasan. Nung tayo nabautismoan sa pangalan ni Jesus, pumasok na tayo sa arka ng kaligtasan. Kaya manatili po tayo doon sa loob. Praise God! Minsan mga kapatid, pag tayo po ay narana sa loob ng arka, nakakalimutan natin mga kapatid, yung arka po natin sa ating buhay pananampalataya, hindi natin nasisiksikan ng sahing. Hindi natin napapatsingan mga kapatid, meron palang butas. Kaya minsan pag dumating po yung tinatawag na baha ng problema, yung baha mga kapatid ng kapagsubukan, napapasok mga kapatid yung ating pananampalataya. Nararamdaman natin parang tayo unti-unting lumulubog. Praise God! Kaya kailangan po natin siksikan mga kapatid loob at labas ng sahing. Lariyan yung prayer, nariyan yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Nariyan yung prayer and fasting mga kapatid. Hallelujah! Alam niyo po mga kapatid, sa iglesia, habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng Panginoon, marami po mga bagay na tayo ay makakasalamuha. Kaya sabi po sa Episo mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon na kasambahay ng Diyos. Tayo po ay mga suhay at haligi rin naman. Alam niyo suhay? Tayo pang pundasyon. Tayo rin naman ay tamanggagawa ng ating pong Panginoon. Misa mga kapatid, sa buhay ng ating pananampalataya, mayroon pong parang dumarating sa atin yung parang magang nag-wave yung pananampalataya natin. Yung pag may dumating na hangin, parang madadala ka, matutumba. Di ba pag may bagyo mga kapatid, kinakailangan suhayan mo yung bahay. Noon, pero ngayon, hindi na siguro dahil mga concrete house na ngayon eh. Pero nung araw mga kapatid, yung bahay na gawa lang sa kahoy, sa mga kawayan, kailangan suhayan sa probinsya. So mga kapatid, being a born again Christian, mga kapatid, tayo yung mga suhay. Tayo yung mga haligi. Kung pilabaga sa ating kapatiran ay meron kong butas, siksikan po natin ng sahing. Huwag nating palakihin. Amen? Hindi na iiwasan niya, mga kapatid. Alam ng Diyos, mga kapatid, sa paggawa ng arka, kailangan kumpleto siksikan natin, mga kapatid, ng prayer. Amen? Huwag nating palakihin dahil pag dumating ang baha, tiyak, papasok ang tubig. At wala pong iba, mga kapatid, na iba sa buhay ng ating pananampalataya, this time, mga kapatid, ang kaaway ay gumagawa sa atin. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa akin pong pag-travel, ramdam ko sa buhay ko, kasama ko palagi ang Diyos. At nakikita ko, mga kapatid, kung gaano kasipag si Satanas. Napakasipag ni Satanas. Kaya lagi kong ini-encourage sa aking sarili. Ini-encourage ko sa iba, magpakasipag tayo dahil si Satanas ay napakasipag. So sa mga born again Christian, dapat laging tublihin po natin ang ating sipag. Amen? Praise God! Si Noah ay nagpakasipag sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sinabi at sumunod, mga kapatid, ito po si Abraham, isa kama rin na tinawag ng ating pong Panginoon. Ayon po sa Genesis chapter 12, mga kapatid, itong si Abraham, mga kapatid, ay tinawag mula doon sa lupain ng Ur. At sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung atin kung titingnan mo sa lugar yon, sa ating panahon ngayon, doon sa nasa lugar daw yan ng yung Babylonia noon ay nasa lugar ngayon ng Iraq. At sabi po ng Biblia, Abraham, umalis ka dyan sa lugar ng iyong mga magulang at pumunta ka sa lugar na kung saan ay ituturo ko sa iyo. Praise God!
Dahil ang Diyos ay mayroong covenant kay Abraham, si Abraham ay sumunod sa Panginoon. Ang sabi po ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang iyong lahi. Pasasaganain ko ang iyong kabuhayan. Yung kanyang kalahian, mga kapatid, ay kagaya daw po ng bituin sa langit at buhangin sa tabi ng dagat. Ganun, mga kapatid, yung blessing na tatanggapin po ni Abraham. Kaya po, mga kapatid, ito pong si Abraham ay nakasumpong ng biyaya sa ating buong Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, kung saan galing ang mga magulang ni Abraham? Mula po doon sa lupain ng Ur. Ang ama po ni Abraham ay isa pong mananamba sa Diyos-Diyosan. Bago pa po siya tinawag na Father of Abraham, siya po ay isa rin mananamba sa Diyos-Diyosan. Idolatrous, mga kapatid, po sila. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ikaw ay mananamba sa Diyos-Diyosan, hindi ka namamahalin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay wala pong pinipiling tao. Kaya lang, mga kapatid, pag naramdaman mo yung tawag ng Diyos, huwag ka nang tumanggi. Sumunod ka na. Dahil sigurado, i-bless ka talaga ng Panginoon. Amen. Hindi man ngayon, pag sinabi ng Panginoon, I will bless thee. At ang sino mang magpapala sa iyo, ipagpapalain ko. Sabi ng 12:3 ng Genesis, kung sino mang magpapala kay Abraham, ipagpapalain niya. At ang sino mang susumpa sa kanya, ay susumpain. At iyan ay nasa sa iyo. Yan ay nakamtan ko. Kaya hindi nyo ba mapansin, mga kapatid, being a born again Christian, nang tayo po ay mapunta sa ating kung mga kumpanya, sa ating trabaho, saan man tayo mapunta, pinagpapala ang sino mang kumpanya na ating nasamahan. Kahit sa sambahayan, mga kapatid, pinagpapala dahil tayo po ay blessed. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Ayan po yung sinabi ko kanina, naunahan ko. Pagpapalain ang lahi ni Abraham. Praise God. Natapot, mga kapatid, kahit sinabi po ng Diyos na siya po ay pagpapalain, sa buhay po ni Abraham na siya sumusunod sa Panginoon, doon nakaranas po siya ng tagutom sa lugar na kanya pong tinatahanan sa lupain ng Kanaan. Dahil itinuro ng Diyos si Abraham na manatili doon sa Kanaan, dumating ang time na nagkaroon po ng tagutom. At si Abraham po, mga kapatid, ay tumungo, lumingon, paharap doon sa Ehipto. Dahil sa Ehipto nung time na yan ay naroon ang malaking o tinatawag na kasaganaan o kabuhayan. At napakaganda po ng asawa ni Abraham. Ang sabi po ng Biblia, dahil ikaw ay maganda, pag nakita ka nung parao, baka punin kang asawa at patayin ako. Ang mabuti pa ay pakilala kitang kapatid at mabuhay ka, pati ako. Kaya nakita po ang kagandahan, mga kapatid, pinagpala po, sabi, dahil alam niyo, mga kapatid, yung mga nakakagustumisa niya, kaya ito eh, mapaglangis, salita na, mapagsuhol, binigyan, mga kapatid, ng suhol o ng regalo si Abraham, si kapatid eh. Hindi niya pinatay, hindi inagaw. Dahil kung asawa yun, baka agawin, papatayin nga naman si Abraham. Pero dahil kapatid, ay siguro, hindi ko alam sino kuya, binigyan. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia nung binabasa ko, hindi po pinahintulutan ng Diyos na magkasala o mapagkasalahan si yung kanyang asawa na si Sarah. Dahil nagpakita ang Diyos ng makahimalang bagay doon sa parao. At kaya po, mga kapatid, kung ano yung naibigay na doon kay Abraham, hinayaan na lamang po. Praise God. Alam niyo po, minsan, mga kapatid, sa buhay natin, dumadaan yung tinatawag na hungerness. Amen? Yung nagkakaroon tayo ng pakiramdam na parang bang nagugutong tayo sa pananampalataya natin. Yung parang nanghihina tayo. Di ba pagkutong, yung parang hina tayo. Yung parang gusto natin lumingon doon sa dating tinalikuran na natin, di ba? At yung mga kapatid, sabi po, ang Ehipto ay isang tipo ng sanlibutan. At sa Ehipto o sa sanlibutan, natin yung mga gawa ng ating laman. At pansinin nyo, mga kapatid, pag tayo nanghihina sa pananampalataya, pagkaramdam natin, yung dating pinaglalaban mo, sa hindi nyo napapansin, nalingon kayo doon, misa nagagawa natin, konti lang naman to.
hindi naman ano, kunti lang. So nakikita natin, hina-justified natin, kunti lang, kasi yung pakiramdam po natin, gutom tayo. Pero mga kapatid at mga kaibigan, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Ang covenant o pakipagkasundo sa atin ng Diyos, yung tipan ay binigay sa atin ng Diyos, kung panghahawakan lang natin, stand still mga patid sa ating pananampalataya, ang Diyos, hindi po tayo pababayaan na tayo mahulog sa pagkakasala. Praise God! Hallelujah! Praise God! Sabi po mga patid, at sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan, ingatan mo at ang iyong binhi, pagkamatay mo at sa buong kalahian nila. Ingatan mo, pinakamagandang bagay na magagawa po natin sa ating buhay, ang ingatan po natin ang tipan o ang pakipagtipan po natin sa Diyos. Minsan mga kapatid, masakit sa buhay ng isang tao yung meron kang katipan o katiyak o kasundo o meron kang kausap, pero yung kausap mo hindi dumating. Anong pakiramdam mga kapatid? Di ba hindi maganda? Oh, inindya naman ako niya, no? Ang ganda-ganda ng usapan, makikita kami bukas doon sa McDo, pero hindi dumating. Di ba, sama ng pakiramdam? Pero sabi po ng Diyos, kung iingatan mo ang aking tipan, at iingatan mo at ang iyong binhi, tingnan nyo, kapatid, hindi lang si Abraham, kundi ng iyong binhi, maging, sabi doon, pagkamatay mo sa buong kalahian nila, makakaramdam po sila ng pagpapala. O mararanasan po nila, mga kapatid. Praise God. Ito po, mga kapatid, yung sumunod. Dahil blessing, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kay Abraham at sa kanya mga anak o kalahian, kung sino man magpapala sa kanya ay pagpapalain niya. At ito po ay nasabi niya sa kanyang anak na si Isaac. Si Isaac, mga kapatid, ay isang pangatlong ama, mga kapatid, na siya po ay nag-ingat ng covenant mula sa ating Panginoon. Si Isaac, mga kapatid, alam po natin ang kasaysayan na siya po ay isang anak sa pangako. At si Isaac, mga kapatid, dahil po sa pananampalataya, hiniling ng Diyos na ito'y ihandog kay sa ating Diyos. At sinunod ni Isaac, ni Abraham. Natapat si Isaac, mga kapatid, ay dumaloy sa kanya yung tinatawag na blessing dahil sa pagsunod ng kanyang ama. At sa madaling salita mga kapatid, nung si Abraham ay mamamatay na, siya po mga kapatid ay kumuha ng kanyang alipin na kapat at pinapunta doon sa kanyang kamag-anak, doon sa kanyang kapatid si Nahor. Ang sabi doon sa kanyang alila, pumunta ka doon sa aking pamilya. Isama mo si Isaac at ihanap mo ng mapapangasawa doon. Huwag mong hahayaan na ang aking anak ay mapangasawa ay ang mga kananeo na narito sa tinutuloyan niya. Doon ka pumunta. Ang sabi po noong binabasa ko ang Biblia, sabi po mga patid, nakipag-argue pa yung kanyang alipin, papaano po Panginoon kung hindi sumama yung babae, pabalik. Ang sabi ng bilin-bilin ni Abraham, huwag na huwag kang pabalik dito. Ang Diyos ang magpuprovide at sasama sa iyo. Purihin ang Diyos, mga kapatid, kung hahawakan lang po natin ang pangako ng Diyos, mga young people, mga ama ng tahanan, doon tayo humanap ng mapapangasawa po natin, nakasama po natin sa pananampalataya. Amen? Para wala pong problema. Kapag kaisa ang pananampalataya mo sa Panginoon, walang problema. Magkaroon man ng problema, kaunting-kaunti na lamang, pwede nyo na yung pagtulungan sa panalangin. Amen? Dahil kapag hindi po mananampalataya ang iyong napangasawa, sigurado sasabihin mo, kalbaryo, babalik ka doon. Yung kalbaryo mga kapatid, tinapos na ni Kristo, huwag na po tayong bumalik doon sa kalbaryo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah. At doon po mga kapatid, nung siya po ay pumunta, tamang-tama sa description mga kapatid, dahil nung malapit na doon sa lugar ng kanyang ama o ng pisa niya, nagpainom po mga kapatid ng doon sa balon ng tupa o ng painuman ng kanyang mga hayop.
nakita po nila doon, mga kapatid. At ang babaeng ito, doon nakita yung pangalang o napangasal ni Isaac na si Rebecca. At nakakatuwa, mga kapatid, dahil kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, akala mo wala ng problema. Pero pag lumapit ka sa Diyos, parang may problema na wala. Parang may problema, pero wala. Bakit? Kasi mga kapatid, tingnan nyo, si Abraham nagkapangasawa si Sarai, baog. Pero dahil pagsunod sa Panginoon, nagkaanak po si Sarah. Kahit siya po ay 90 years old na, nang sabi ng Biblia, ay hindi na nga dinadaanan ng kaugalian ng mga babae, pero nagkaanak. So problema, pero wala, dahil ang Diyos ang tumugon doon sa kanyang pangailangan. Si Isaac, mga kapatid, napangasawa si Rebecca, ganun din, baog din, problema rin. Pero dahil siya nagpatuloy sa Panginoon, nagkaroon ng anak, tambal pa. Ganun po, mga kapatid, pag tayo magpapatuloy, at iingatan po natin ang ating kasunduan sa ating Diyos na buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung iingatan mo, ang Panginoon ang magpuprovide sa ating po mga pangailangan. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tumatitig po sa punto, mga kapatid, kung paano nung panahon ni Abraham nagkagutom doon sa Kanaan, pumunta din sila doon sa Ehipto. Si Isaac napunta rin doon, mga kapatid, dahil nagkagutom din doon sa lugar ng kanyang pinuntahan. At ganun-ganun din, mga kapatid, sabi po ng Biblia, ipinakilala ni Isaac itong si Rebecca na kanyang kapatid. Subalit ang Diyos, mga kapatid, ay laging nakaproteksyon, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Kasi tayong tao pang mga kapatid, minsan meron tayong thinking na parang pinangungunahan natin ng Panginoon. Yung human intellect natin sa kaya ganito kasi kaysa mamatay ako. Pero hindi niya naisip, mga kapatid, ang Diyos ay aking kasama. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, itong si Abimelech ay nakita niya ang kagandahan ni Rebecca. At kinuha po, mga kapatid, gustong mapangasawa. Kaya marami na naman silang regalo, mga kapatid. Dumami, mga kapatid. Pero nagpakita po ang Diyos, mga kapatid, kay Abimelech na isang minuno doon sa mga Pilisteo. Ang sabi ni Abimelech, anong ginawa mo sa akin? Gusto mo bang ako'y mapahamak dahil sa hindi mo pagsasabi ng totoo? Praise God. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, binigyan ng ari-arian itong si Isaac at sabi, mantumahan ka na sa lugar na ito, kung saan ay dyan ka. At ibinili niya, mga kapatid, doon sa mga tao na kasamahan si Abimelech na Pilisteo, walang gagalaw sa mga ito, sila yung mananahan dito. Kaya mga kapatid, dahil blessed sila, mga kapatid, ayon sa pangako ng Diyos, nananatili doon si Isaac, nagpanin po, mga kapatid, si Isaac at pinagpala, marami po siyang ani. At doon po, mga kapatid, kumilos ang kaigitan ng mga Pilisteo. Ang sabi ng Biblia, at nagdalang inggit doon sa mga bataan ni Isaac. Kaya po, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yung mga balon na hinukay ng kanyang ama na pinagkukunan ng kanilang kabuhayan o pampainom sa kanilang mga kahayupan. Kahayupan, no? Doon sa kanilang mga animals, mga kapatid, dahil sa disyerto, doon sa Middle East, pagka walang balon, yung mga kahayupan o yung mga animal silang alaga ay mga namatay, pati sila. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, tinabunan po ng mga Pilisteo dahil sa inggit. Alam niyo po, mga kapatid, ang anak ng Diyos, pag pinagpapala, marami pong maiinggit. Maraming maiinggit. Kaya, mga kapatid, yung mga naiinggit sa inyo, naiinggit sa atin, ipag-pray natin sa ating Panginoon. Huwag tayong gaganti sa kanila. Ang sabi po sa Romans, mga kapatid, ang sino mang nagagalit sa inyo ay inyong gantihan ng kabutihan. Dahil, sabi po, habang ginagantihan niya ng kabutihan, parang baga ang ibinubunto ninyo sa kanilang mga ulo. Bilang tayo po ay born again Christian, kapag tayo po ay binubuli at ikaw ay nagpakumbaba, nanindigan sa pananampalataya, hindi po ikaw magiging isang talunan. Ang pagpapakumbaba sa Panginoon ay hindi po isang talunang Christian. Amen.
Kundi lalo po na ipinapakita ng ating Panginoong Diyos ay buhay sa buhay natin. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya po mga kapatid, sabi doon, at lahat ng balong ng hinukay ng kanyang mga bataan, ng kanyang ama, ng araw ni Abraham, ng kanyang ama, pinagtatabunan ng mga Filisteo na mga pinuno sa lupa. Sa ating pananampalataya, mga kapatid, kung saan minsan tayo ay kumukuha ng ating kalakasan sa balon ng ating pananampalataya, minsan tinatabunan ng mga taga-sanlibutan. Hindi nyo ba napapansin pag tayo po ay napadako doon sa mga dako ng mga hindi mananampalataya? Ay yung kanilang mga paniniwala ay tila bagay tinatakpan yung ating pananampalataya na kung saan doon tayo lumalakas ating pananampalataya. Napaka-grabe naman yun. Linggo-linggo, lagi na lang kayo na dyan sa elementary school. Di ba pwede kayo lumiban? Lagi na lang kayo nasamba dyan. Pinapayaman niya yata si pastor eh. Tinatabunan mga kapatid yung balon na kung saan tayo kumukuha ng kalakasan sa ating Panginoon. Pinipigilan po tayo mga kapatid. Pero mga kapatid, si Isaac, mga kapatid, hindi po siya nagpapigil. Siya po mga kapatid, ay pumunta uli o umalis doon sa lugar, lumayo-layo mga kapatid. Sabi ng Biblia, at nakipagtalo ang mga pastor ni Gerard sa mga pastor ni Isaac, kasi nga sabi, amin ang tubig at kanyang tinawag ang pangalan ng balon ng isik sapagat pinagkaalit sa kanya. Pumunta sa ibang lugar mga kapatid, at sila'y humukay uli ng another balon mga kapatid, at nakasumpong. At sabi ko, nagtalo-talo naman yung mga pastor nila, amin yan, amin yan. Mga kapatid at mga kaibigan, sa paglilingkod sa Panginoon, minsan dumaraan po tayo na kung saan ay parabagang mayroong grupo na nakikipagpaligsahan sa atin. Amin yan. Natapwat, mga kapatid, kapag yan ay kung saan ibinigay ng ating Panginoon at ang mga bataan ko na isa ay masunurin sa kanya pong amo. Tingnan nyo mga kapatid. Ang sabi po, at nangyari ng araw din yon na nagsidating ang mga bataan ni Isaac at siya'y pinalitaan tungkol sa balon nilang hinukay at sinabi sa kanya, nakasumpong kami ng tubig. Umalis si Abraham o si Isaac sa lugar na yon sa Gerar at siya'y naglakbay doon sa Libis. Malapit, malayo-layo na. Libis, parang duluhan na mga kapatid. At ang sabi po, ang bataan po ni Isaac ay muling humukay ng balon. At nakasumpong po sila ng tubig na doon ay wala nang nakikipagtalo sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, kapag ating pong pinanghawakan ang covenant ng Lord sa atin, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Naalala ko mga kapatid, noong ako hindi pa nagpupunta sa ibang bansa, palipat-lipat po tayo doon ng fellowship. Amen? Kung saan po tayo doon nagdadaos ng pananambahan sa Panginoon. Pero purihin ng Diyos. Ito ang time pinakita sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng isang simbahang permanente sa Batangas City. Hindi ko malimutan yung kapatid. Dahil po mga kapatid, pagkatapos ng pananambahan, dahil renta lang yung lugar, bago mag-umpisa, pasan-pasa namin mga instrumento. Pagkatapos, madalian na yung tapasan yung palabas dahil may susunod namang session. Pero salamat sa Diyos mga kapatid, dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Binigyan po tayo ng isang lugar na permanente para sa atin. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, patuloy po lamang natin hawakan ang covenant na binigay sa atin ng Panginoon. Maring mararamdaman nyo sa inyong pansunod sa Panginoon, parang minsan mayroong pastol, mayroong kapatiran nakipagtalo sa atin, tila ba kami nakipag-contest, tila ba kami nakipag-compete sa atin. Mga kapatid, stand still. Hawakan lang po natin kung ano ang pangako ng ating Panginoon. Dahil malapit na po babalik ang ating Panginoon. Tayo po'y tatayo mga kapatid, hallelujah. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid,
ang balon na ating nahukay. Hallelujah, nagbubuga lang tubig ng buhay. Na walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Na ang pananampalataya po natin sa Panginoon bilang tayo sumusunod sa Kanya na may katapatan, doon umaagos, mga kapatid, ang tubig ng buhay. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, na nagbibigay ng kauhawan o ng kauhawan sa ating kauhawan, palagi po nating nasain niya, mga kapatid. Dahil ang ating buhay pagsunod sa Panginoon, hindi po puro kahirapan. Hindi puro problema. Alalahanin po natin, mga kapatid, ayon sabi ng awit, hindi niya sinabing laging hindi na uulan. Hindi niya sinabing walang bagyo. Pero ang pangako ng Panginoon, lagi pong mayroong bukas, sisikat ang araw. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan po natin ng pagpuri ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's lift our praises up to God. Hallelujah. Sabihin natin ang lahat ng pagpuri sa Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Glory, glory, Jesus. Hallelujah, Jesus. We know that our God is a promise keeper. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin ng Panginoon ito. Nung ipinangako ng Panginoon na kay Abraham na dadalhin siya doon sa lugar ng pangako, ginawa ng Panginoon yun. Because that is God's covenant to Abraham. But the title of the message today is Keep My Covenant. Sinasabi ng Panginoon, let's keep our covenant to Him. At sabi po sa Exodus chapter 19 verse 5, kung tayo'y susunod at tayo'y ikikip natin ang covenant ng ating Panginoon, at sabi po, you will be my own special people, treasure dito sa bundok ito. Sa hapon ito, mga kapatid, let's keep the covenant of the Lord sa ating buhay. Huwag natin ilagay lang ito sa isipan natin dahil alam po, pagdaan ng problema, madaling maaalis ito. Kailangan natin ilagay ito sa ating puso. Ilagay natin sa ating puso ito. Lord, ang sabi po, iingatan mo ako, Panginoon. Kaya magpapatuloy ako, Panginoon. May pagsubok na darating sa aking buhay, Panginoon. Mananatili ako, Panginoon, dahil ang sabi mo po, Panginoon, iingatan mo ako. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kung hindi natin lalagyan ng sahig ang ating barko, papasukin tayo ng problema. Subalit kung lalagyan natin ito ng sahig, bubuhos man ang malakas na ulan, tumaas man ang malaking tubig, uguyin man tayo ng maraming problema, mananatili tayo na nandoon sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, kung si Abraham ay altar builder, si Isaac ay well digger, I think, ngayong hapong ito, we will build our altar. Hallelujah! Hallelujah! Anong man ang mangyari, mananatili tayo nandoon sa ating altar. Nakaluhod, nabibigay ng hangin sa harapan ng ating Panginoon at hayaan natin mabasa ng ating mga luhang altar na ito. Dahil alam ko, nakikita ng Panginoon ang bawat pagpatak nito at kinukuha ng Panginoon ang iyong mga luha. Hallelujah, hallelujah, mga kapatid. Bukas ang altar sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bigyan natin ng oras ang ating sarili at ang ating Panginoon. Pagkaroon tayo ng isang pag-iniig sa ating Panginoon. Huwag tayong tatayo sa ating pananalangin hanggang hindi natin nakikita
nakakamtan, hindi natin nakakamtan ang kanyang pagpapala sa ating buhay. Kaya hindi na pa, hindi tayo bine-bless ng Panginoon, huwag kayong bibigyo, huwag kayong tatayo sa inyong altar. Hayaan ninyo na ang inyong pag-aiyak, ang inyong pampuri ay umakyat sa langit na isang mabangong sabyo. At hintayin natin ang apoy ng Espiritu ng ating Panginoon ay bumaba sa ating kalagitnaan at tayo'y kanyang puspusin. Hallelujah, Jesus! Hallelujah!